Good morning mga ka-OFW ko around the world and welcome back to my channel. At dahil nga maaga tayong nakatapos sa ating trabaho, ay naisipan kong magliwaliw at mag-road trip dito. Kaya ano pang hinihintay nyo guys? Samahan nyo ako na mag-road trip at tuklasin ang mga bagay-bagay na makikita natin sa kalsada. Ito nga pala ang kalsada ng Airport Road. So itong binabaybay natin ay Airport Road ng Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Kita nyo naman guys, wala masyadong traffic at wala masyadong sasakyan dahil ito ay mga bandang alas 2 ng hapon. Kaya masarap mag-road trip, mamasyal dito pag mga ganitong oras. Malaya kang makakapunta ng mabilis sa pupuntahan mo sa mga ganitong oras dahil walang traffic. O diba? Tingnan nyo naman, ang daming kalsada. Hindi katulad sa atin sa Pilipinas, maraming kalsada pero puro traffic. Dito wali. Kaya tara guys, samahan nyo ako at baybayin pa natin ang ibang kalsada. Eto nga pala guys, ang Imam University Gate number 6. So malaking university ito dito sa Riyadh. Actually, this is public. Public university at ang gobyerno ang nagpapasweldo. Kita nyo naman guys, sa kabila naman makikita nyo ang disyerto. Sa kabila side, makikita nyo ang university. O diba, bonggang-bongga. Kaya ano pang hinihintay nyo? Road trip na tayo. Para naman makita natin bago tayo umuwi ng Pilipinas at ibang parte ng Riyadh. Ito nga pala ay papunta sa bahay. Actually, papunta ito sa bahay. Kaya lagi ko na itong nadadaanan. Pero, hindi ko siya napapansin kasi pag ako ay umuwi, ay lagi akong tulog or nakapikit para mag-relax-relax habang pauwi. At syempre, pagkatapos ng trabaho, pag umuwi ako, ako nga pala ay naka-bus company. So, lagi ako nakapikit or natutulog dahil ako ay antukin at hindi makatulog sa opisina. Kaya dito ko binabawi ang aking pagpapahinga. Pero ngayong araw na ito ay maaga nga ako nakatapos kaya naisipan kong magliwaliw. Kaya guys, tingnan nyo naman, napakaganda, napakaluwang ng kalsada dito sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Tumama road, ika nga sabi nila, pero airport din, airport road din, sabi nila. Ewan ko kung alin ang masusunod, hindi ko rin alam. Kahit ako dito ay medyo matagal na, 9 years, hindi ko alam kung anong road to, kung tumama road pa, or airport road. Basta ang alam ko, way to pauwi sa bahay namin. Diba? At least hindi ako mawawala. Meron din mga guys na mga konti-konting mga puno sa mga nadadaanan natin. Kita nyo naman, mga dates. May mga puno din ng kung ano-ano at hindi ko rin naman kabisado kung ano mga puno to. Sa kabila naman, may puno din kaso hindi rin ko alam kung ano. Kaya kayo na lang ang mag-isip kung anong puno ang meron dito. Sa totoo lang, hindi ko alam. Yan, unti-unti na natin binabaybay ang kahabaan ng Airport Road or Tumama Road. Parang ito yata ay mall. Itong nasa harapan namin. Mall nga. Yes, ito nga ay mall. Parkview ba ito? Hindi ko mabasa. Parkview na yata. At may sinehan movie. May sinehan. Maganda talaga siya. Guys, wala masyadong traffic ngayon. Kaya dapat mga ganitong oras tayo mamasyal. O diba, bonggang bongga. O sige na guys, samahan nyo ako ha. Ako muna ay magpo-focus at magmamasid-masid dito. Babu, see you later!
pagdating ko nga pala dito, guys, grabe, wala ang mga ito, wala ang mga building ito. Walang kahit na ano dito. Nakakatakot umuwi paggabi. Pero look, guys, oh, pagdaan ng mga panahon, napakaganda ng kalsadang ito, lugar na ito. Before, wala ka talagang makikita. As in, wala kang makikitang kahit na ano. Disyerto ang lugar na ito 9 years ago. Pero ngayon, kompleto na. May gym, may pharmacy, may mga restaurant, at kung ano-ano pa. Kaya napakaganda ngayon, lalong-lalo na sa gabi kung magbiyahe ka. Dahil napakaliwanag at napakadaming ilaw. Kaya guys, kung kayo may time, bisitahin nyo ang lugar na ito. Hindi nyo pagsisisihan. Dahil mag-i-enjoy kayo sa mga ilaw ng building, sa mga pagkain, sa mga kung ano-anong meron dito sa Tumama Road or Airport Road. So guys, hanggang dito na lang muna ang aking dubbing, ha? At ako muna ay magpo-focus kung ano-ano pang makikita ko sa kalsadang ito o lugar na ito. Paalala sa lahat ng OFW, saan mang panig ng mundo, mag-ingat, magdasal, mahalin ang sarili at pamilya sa Pilipinas. Muli, ako po si Izumi Cabungcal, na lagi nagpapaalala, be a responsible OFW. Walang susuko sa anumang pagsubok at hamon sa buhay. Maraming salamat po at mabuhay tayong lahat. Keep safe and God bless everyone!